Ilang araw na lang, Pasko na mga kapiyo. Kaya bilang papasko, sa atin ay makakapanayam natin ang kilalang manlalaro sa Philippine Basketball League for 17 years at miyembro ng Barangay Ginebra ng halos isang dekada. Siya rin ay isang proud Batanggenyo. Ang PBA Ironman na si L.A. Tenorio maglalahat ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Nakilala ko si Padre Pio, siyempre matagal na rin. Nagpupunta ako sa kanya as much as I can. Nagpupunta talaga ako bago pa ako nagkaroon ng sakit. Kilala ko na talaga siya na talagang nagpapagaling, nakapag-resolve ng mga problems. So nagpupunta ako sa kanya lalo-lalo na pag maglalaro na kami ng finals, before and after the conference, so maglalaro ko ng semifinals, finals. Nakakapunta ako sa kanya. Kami, ng pamilya ko din. Siyempre ako, pinalaki rin ako ng pamilya ko rin kasi talaga ng mga deboto rin sa iba't ibang simbahan. Madami. So, isa si Padre Pio na pinupuntahan ko, lalo-lalo na pag meron akong pinagdadaanan, you know, meron akong hiling na gusto makuha, talaga pinupuntahan ko si Padre Pio. Before I was diagnosed with my illness, which is cancer, no, last February, nagpupunta ako kay Padre Pio whenever I need, you know, meron akong kailangan, meron akong pinagdadaanan, o meron, you know, marami ako nakuha ng championship sa career ko. Isa si Padre Pio sa dahilan nun. Kasi talaga hinihiling ko. No? Pero hindi ko naman hinihiling na parati ako manalo. Kung may pagkakataon, manalo kami ng championship. Siyempre, hindi naman parati binibigay sa atin, di ba? May purpose naman talaga kung bakit binibigay at bakit hindi binibigay. Back in February, marami nagpapadala sa akin sa bahay. Actually, nagkaroon ako ng mini altar sa tabi ng bed ko kasi ang daming pinapadala sa akin ng mga rosary, yung mga bracelets sa ganito, ito mga Padre Pio, may mga prayers everyday, yun yung prayer ko kay Padre Pio, and then meron din akong oil na pinapahid sa akin, pinapahid ko everyday. So talagang yun yung ginagawa ko, ganun ang naging devotion ko kay Padre Pio while doing the treatment. I was diagnosed stage 3 colon cancer, and then now after 6-7 months I'm cancer free. But the moment I found out kasi na meron na akong cancer, I have faith, trust and believe na gagaling ako, na alam ko na may purpose kung bakit nangyari sa akin to. Ngayon, kung hindi naman ako papala rin, alam ko na meron pa rin purpose kasi in the end of the day, itong buhay natin dito, hiram lang naman to eh. Binigyan ako ngayon ng pagkakataon ng ating Panginoon na mabuhay muli. Tulad yan ang sinabi ko sa statement ko, maybe there's a higher purpose kung bakit ako nandito. It might not be by playing basketball o maging inspirasyon ako sa ibang paraan. Yun talaga ang kalaban eh. Makikita mo yung pamilya mo na nandyan, di ba, na nagsasakripisyo para sa'yo, na nalulungkot para sa'yo, mga anak ko na maliliit pa. Yun yung challenges and struggle. But ako, naniniwala ako sa power of prayers eh. Ipagdasal mo lang, ibibigay talaga sa'yo yan. Yun yung naranasan kong isa sa miracle ngayon na naging cancer-free ako. Talagang naramdaman ko na okay ako, totally healed ako. And of course, until now, yung devotion ko sa mga katulad kay Padre Pio, hindi mawawala yan. Kasi kasama na sa buhay ko yan. Eh, katulad nga na sinasabi ko sa ibang tao, inaantay pa natin na magkaroon tayo ng problema or mangyari sa atin bago tayo maging ganito. Hindi. Ako, bago pa pinalaki ako ng mga magulang ko, ganito na. Kumbaga, devotion. Actually, kung hindi naman talaga ako mag-basketball player, baka nga nagpare ako eh. School ako, dinala ako sa Don Bosco, Makati. Kasi Catholic school na malapit sa bahay na baka sakali na maging pare. Kasi nagsakristan ako eh, nung bata. For the longest time hanggang high school ako. Nagsaserve ako sa simbahan. Ganun na ako pinalaki ng magulang ko. Kaya ako, nung the moment that I found out, talagang pinaubaya ako na siya. Sabi ko, bahala na kayo. Ako hanggang dito na lang. Diba? Pero lalaban ako. Sabi ko naman, lalaban ako. Siyempre, pinagdadasal ko din is parati, maliliit pa mga anak ko, gusto ko pa makasama ng matagal, di ba? So, and binigay sa akin yun. And binigay sa akin ni Padre Pio. Sa gabay ni Padre Pio, I'm truly, you know, from the bottom of my heart, sobra every day when I wake up, pagmulat ng mata ko, sasabihin ko, talagang sobrang grateful ako at thankful ako dahil may mga opportunity pa ka. Ako na, you know, makasama yung buong pamilya ko, makasama mga kaibigan ko. Ngayon, opportunity na makapaglaro ulit ng basketball, napalaking bagay sa akin. Ganun ako ka-grateful ngayon na, that I can really tell my story.
no? Gamitin ko ang storyang to na nangyari sa akin, na maibalik ko man lang or maging inspiration man ako sa karamihan. Pray, hope, and don't worry. Alam mo, napakalaking bagay na pag nagdasal ka, mawala yung worry mo eh. Diba? And magkakaroon ka ng hope. So sa lahat na may mga sakit, sa lahat na may mga pinagdadaanan, dasal lang talaga. Kasi yun lang ang panghahawakan natin eh. Wala namang ibang tutulong sa atin, lalo-lalo na sa may mga sakit. Kailangan natin ipagdasal, hindi lang yung sarili natin. Siyempre yung mga doktor na naggagamot sa atin, di ba? Tayo pa rin ang magdadasal para sa kanila. Ano lang, dasal lang, lakasan lang nila yung loob nila. Tiwala, faith, trust, and believe. Muli ay nakapagpatuloy siya sa kanyang karera sa PBA. Nagpakita siya ng katatagan ng loob, pag-asa at mas mataas na antas ng pananampalataya sa Diyos. Nakapagbigay siya ng inspirasyon sa mga taong nakapiligid sa kanya at sa libo-libong humahanga sa kanya. Ika nga, never say die mga kapiyo. Magdasal at manalig lamang tayo at hingin ang patuloy na gabay ni Kristo at ni Santo Padre Pio.